Napakahalaga ng mga files ng ating mga customer. Kaya mahalaga na nasisave natin muna ng bago natin i-reformat. Parang additional ano yon, additional pogi points yun sa atin pag nagawa natin yun. Na hindi mawala yung mga files nyo. Hello guys! Welcome back sa ating channel. So ngayon ay second week ko ng pagbablog at meron na tayong 200 subscribers na alam kong solid sila sa panonood lagi ng ating mga videos. No, kaya nagpapasalamat tayo dun sa mga nag-subscribe na sa ating channel. Hindi ko na kayo maisa-isa. No, hindi ko maisa-isa yung mga names nyo, pero alam nyo kung sino kayo. At nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo. Shout out kay Jana, no? Estudyante ko sa Jonga National High School, nagpapa-shout out nung nakaraan nating video, nag-comment siya. At ngayon guys, kararating ko lang galing school, no? Meron tayong inasikaso doon. Kahit lockdown na pumasok tayo, no? Para gawin yung mga ilang trabaho natin doon. At pagkadating ko, meron tayong gagawin ngayon. Meron agad nag-antay sa atin na computer na dalawa. So dalawang laptop yung nag-aantay sa atin. Ito. Isang Acer Aspire B5. So ito. Hindi ko pa alam yung mga problema nito. So mamaya, titingnan natin. At ito namang isa is Acer 114. So parehong Acer yung ating gagawin ngayon. At meron ding isang ito, external hard drive. So lahat ng mga ano, tinatanggap natin kung ano yung gustong ipagawa ng customer. No, kung anong gusto nila ipagawa, tanggapin lang, no. Kasi ibig sabihin kasi tiwala sa atin yung customer natin, kaya kailangan gawin natin yung best para ma-solve yung kanilang mga problema. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, kung first time mo manood, ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Currently, ang business ko is digital printing. No, kaya kung gusto mong matuto sa mga skills and business ideas na sinishare ko sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click yung notification bell. At marami kang matututunan sa akin. Kasi wala akong tinatabi. Lahat ng alam ko is isishare ko sa inyo. Okay? Para lahat tayo ay matuto, no? Maging madiskarte sa buhay. Okay? So, alam mo na ako guys, kasi sisimula na natin to, no? Bibidyo na lang ako at kung makakapag-explain pa ako ng okay, tara! Hey guys, itong maganda kapag ka yung shop mo ay nasa bahay lang. Kagaya ko nag-work. So pag uwi, yung may time ako para mag-work dito. Kahit mga 2 to 3 hours na makapagtrabaho dito, okay na. Marami na akong magagawa. At una nating check is itong hard drive muna. Kasi medyo ito yung madali. Tingnan natin kung anong problema. So, connect natin. Tingnan natin guys kung anong problema. Kung nag-edit mo siya. PC. So, i-record na lang natin, no? Para mas malinaw. Para maipakita ko sa inyo yung screen namin. Kung sa vlog, may maipakita ko yung screen. Ang gamit yung screen recorder is itong Bandicam. Maganda siya, mag-alang. Okay.
start ng ating recording. Pupunta natin sa this PC. So wala, hindi mabasa guys yung hard disk natin. So pagpapintahan ko sa manage, tingnan natin yun ang magiging resulta. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin na hindi siya mabuksan o hindi siya ma-detect is may problema na siya. Pwedeng yung cable or ilang lipat natin ilang port. So wala, dito sa disk management wala siya, no? Hindi siya ma-detect. Ang drive lang dito na nakikita is itong ating hard drive ng ating system. Yun lang. Okay? So, stop na natin to. Wala talaga. Wala. No. Ngayon, kapag ganun na hindi ma-detect yung ating hard disk, no? Pwede tayo maghanap ng ganitong cable. Kasi ito, wala akong kapareho nito. Okay guys, ito na yung gagawin natin. No? Bubuksan muna natin ito. Meron ako nitong maliliit na screwdrivers. Ano to? 42-in-1. Dati, pero ngayon, mga ano na lang. Nasa 18 na lang. Ang dami nang nawala. No? So, buksan natin ito. So ito, wala nang magnet, no? Medyo maraming problema na itong screwdriver na to. So, ginagawa ko, ginagamitan ko nitong ibang screw ko na may medyo mahirap pagka ganito. So, meron lang itong tatlo na screw na kailangan natin matanggal. Gusto ka magalis dyan mo, baka may wala ka na naman dyan. Okay. Kailangan natin yung manipis. So ito guys, pagkatanggal ng screw, gagamitan natin ito. Kung pambukas natin ito. No? Isa rin ito sa gamit ng gamit ko na gamit. So may mga tape pa siya. Pero matatanggal din natin ang naman. Iwain na lang natin. Okay, so ganito yung loob niyan, no? Aside sa may rubber siya sa labas, no? Maganda pala tong transcend. May ano pa siya, may parang rubber ulit siya dito sa loob. Yan. Pag tinanggal mo to, ito yung pinaka ano niya. Cover na rubber. Yan o. So, tatanggalin natin to. So, yan. Ganito siya. Bali, itong part na to is ito yung pinaka-ano niya, connector. No, pwede nating matanggal to. Ito yung dahilan kaya nababasa siya.
nung ating computer. So yan. So ganito na siya, guys. No. Doon na talaga yung laman niya, yung hard disk. Ngayon, gagamitin na natin yung ating tools kanina, no, na pinakita ko sa inyo. Asa na ba 'yon? Ah, ito. So ito. Pagka nabuksan niyo na, lalagay niyo na dito. So yung nagiging ano na siya, USB to SATA na. And then saksak natin sa computer natin. Okay? Ngayon, i-ano ulit natin. Titingnan natin kung mababasa siya. Tingnan natin. Parang hindi pa rin na-detect. Oh, hindi pa rin na-detect. So wala. Sa my computer, wala. Puntahan, right click natin ang this PC or my computer pag sa Windows 7. Yan. And then manage. Manage. Disk management. Yan. So wala pa rin. No, wala. Ibig sabihin, may possibility na may problema na yung ating hard disk. Hindi na siya ma-detect. Tayo natin ilipat. So, yan guys. Wala talaga. Nang wala. Ibig sabihin, dead na yung ating hard drive. Baka ito yung nabagsak. Or dahil sa kalumaan na din. O baka matagal na rin to. Ito yung disadvantage ng mga ganito. No, kasi kahit may cover siya, pagka nabagsak, eh, ganun ang nangyayari. Nisira yung hard drive. Okay. So, yun. Stop muna ako sa part na to. No, kasi hindi natin siya na-detect. So, ang problema ay itong kanyang enclosure. Kundi, ang may problema ay yung mismong hard drive. No? At medyo madugong ano yan, no, kung bubuksan pa natin siya. Okay, bubuuhin na natin yung ating hard drive. No, kasi hindi naman siya madedetect na para hindi mawala yung mga pesa. Yan, so make sure na lapat, no? Lapat na lapat yung mga yung cover niya. Then, balik natin yung mga tornilyo.
Okay, so tapos na natin. Okay guys, so dahil medyo madilim dito sa shop ko pagkagabi, eh, I decide na wag muna natin ituloy ngayon yung dalawang laptop, no, para mas maintindihan natin ang maayos kapag kamaliwanag. So, gagawin ko na lang yun bukas, no, kasi medyo pagka-araw mas maganda, mas maliwanag. No, para hindi rin sayang, kasi sayang lang kung mag-shoot tayo ng madilim. No? Hindi rin masyadong maintindihan kasi malabo yung video. Okay, so yun lang muna. No, sana may natutunan kayo kung paano mag-backup ng files, no, gamit yung SATA to USB na connector. Kung wala kayo nun, bili kayo. Mura lang to. No, napakamura lang nun. At I hope may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. At ingat tayong lahat. Bye!